Pangatlo, ito po is with regard to economics. Tayo po ngayon ang pinakamalaking minabayaran ng kuryente sa buong mundo. Hindi po sa buong Asia, hindi po sa buong Southeast Asia, sa buong mundo. We are paying 24 US cents per kilowatt hour. Roughly about 14 pesos per kilowatt hour. Ang binabayaran po ng Amerika ng ordinary citizen is something like 6 to 7 pesos per kilowatt hour. 12 US cents per kilowatt hour. Kalahati lang po ng binabayaran ng Pilipino. Ang kinikita po ng ordinaryong Amerikano sa kanila is 30 times more than the ordinary citizen here in the Philippines. And yet, doble pa ang binabayaran natin kuryente sa kanila. Bakit po? Kasi nagkaroon po ng tinatawag na EPIRA Law. Ilinipat po ang pagmamalakad ng buong power sector saan? Sa mga oligarko, sa private sector. Mga 7 o 8 korporasyon lang po ito. Nakasalukuyan, they are collecting about 3.5 trillion pesos a year from us. Napakabigat po ng burden itong kuryente sa atin. Our ordinary citizens are suffering 25% of their salary to electricity. Bago po sila maputulan, mamarapati na silang hindi kakain, hindi bibili ng gamot, hindi babayaran ng tuition para lang huwag maputulan ng kuryente. Ang dami pong ganyan ang naghihirap na mamaya. Ang hiling po namin, this is economics, ang hiling po namin sa presidente, magdeklara ng state of emergency in the power sector. Isuspindi itong EPIRA Law at mag-grant ng 50% discount sa lahat ng kumukonsumo ng kuryente. Kaibigan o kalaban, sa lahat po sa kanila, 50% discount ang ibigay po ng presidente. Kanya po sabi natin, bakit economics? Kasi po, hindi na mapipigilan ng presidente ang pagtaas ng halaga ng bilihin dahil dito sa itinulak sa ng mga ekonomista niya at nagtatago ngayon sa popularidad ng presidente. Tataas at tataas po ang bilihin. The only way pa sa palagay namin makakatulong ang presidente sa mamamayang Pilipino ay magbigay nitong 50% discount, mag-declare siya ng state of emergency. Ito pong para mo pong binigyan ng kakayanan ang mamamayang Pilipino para harapin itong pagtaas ng mga halaga ng bilihin. This is economics. The second on the negotiation is justice.